Pilipinas. Kasama ang mga Agila Troopers, aming ihatid ang mga balita mula sa isang linggong kaganapan sa 10th Infantry Agila Division, Philippine Army. Ako po, si Jaira Saldana. Tutok na sa Agila News Network. Sa mga headlines, IED, baril at mga bala nasa kote ng militar matapos ang engkwentro ng 66IB sa Pantukan, Davao de Oro kontra NPA. Philippine Army Commanding General Major General Andres Santino bumisita sa 72nd Infantry Gabay Battalion. Mga dating CTG members sa Davao de Oro nagpasalamat sa de-radicalization programs ng gobyerno. Leader ng NPA sumuko sa 10ID dahil sa matinding korupsyon sa Kilusan. Mga minero sa Davao de Oro binalaan sa peligrong hatid sa pagsuporta sa NPA ayon sa isang dating kasapi. Mga indigenous peoples na nakauwi mula sa Haran patuloy na tinutulungan ng pamahalaan. Mga bala, improvised explosive device ang narecover ng militar mula sa engkwentro sa pagitan ng komunistang teroristang grupo sa Pantukan, Davao de Oro. Alamin ang mga detalye sa ulat ni Agila Trooper Louis Angchay. Humantong sa isa't kalahating oras ang engkwentro sa pagitan ng tropa ng 66IB at mga membro ng Weekend Guerrilla Front 18 Sub-Regional Committee 2 Southern Regional Committee na pinamumunuan ni alias Kadumay noong 15 ng Agosto sa sityo Mamakaw, Barangay Napnapan, Pantukan, Davao de Oro. Isang 40mm na bala grenade launcher, dalawang dual-purpose type ng IED, 200 mga bala ng 5.56mm, isang rifle grenade, isang blasting cap, 50 kilo ng bigas, 5 medical kits at mga subversibong dokumento ang narecover ng militar. Ayon kay Lieutenant Colonel Julius M. Munar, Commanding Officer ng 66IB, nagsasagawa ng intensified military operations sa nasabing lugar ang tropa bilang tugon sa impormasyon mula sa mga sibilyan na ang komunistang teroristang grupo ay nagsasagawa ng ilegal na gawain malapit sa kanilang komunidad. Dagdag niya, ang armadong engkwentro nagpapakita na nawawalan na ng suporta ang mga komunistang teroristang grupo mula sa mga mamamayan. Ipagpapatuloy ng militar na itaguyod ang kapayapaan at kaunlaran sa lugar upang wakasan ang armadong pakikibaka. Walang naitalang sugatan o nasawi sa engkwentro. Louis Angchay para sa Agila News Network. Pinangunahan ng Commanding General ng Philippine Army ang pagbibigay ng parangal sa iilang tropa ng 72nd Infantry Battalion na nakahuli sa dalawang matataas na leader ng teroristang grupong NPA. Dagdag detalye hatid ni Agila Trooper J.M. Marcelino. Mismong si Major General Andres C. Sintino ang gumawad ng Silver Cross Medal sa trupa ng 72nd IB sa loob ng headquarters sa Araca North, Cotabato at sa Capco Active Auxiliary Detachment sa White Kulaman, Kitautau, Bukidnon noong 17 ng Agosto. Ang mga pinarangalan ay ang mga responsable sa pagkakahuli ng dalawang matataas na NPA cadre leader sa President Trujas North Cotabato noong Nobyembre 2020. Sa mensahe na ibinigay ni Major General Sintino sa mga kasundaluhan ng 72nd Infantry Battalion, binigyan din ito ang prioridad ng pagpapalaganap ng kapayapaan sa kanilang area of responsibility. Tugon naman ni 72nd IB Battalion Commander, Lieutenant Colonel Jose C. Rigunay Jr., na gagawin ng batalyon ang lahat upang makapag-ambag sa kampanya ng Armed Forces of the Philippines na wakasan ang insurhensiya sa pakikipagtulungan at suporta ng pamahalaan. Masisiguro ang panalo laban sa mga terorista. J.M. Marcelino para sa Agila News Network. Matagumpay na nagtapos ang 19 na dating miyembro ng komunistang teroristang grupo sa de-radicalization program sa Davao de Oro. Ating alamin sa ulat ni Agila Trooper Tony Samano. Nagtapos na sa de-radicalization program at healing and reconciliation process
ang 19 na mga French Rescue o FRs noong ika-13 na Agosto 2021 sa Mulabe Hotel, Tagum City. Ang proseso ng DIRAD ay nagsimula noong ika-26 ng Hulyo 2021 sa Balay Pag-asa Headquarters ng 101st Infantry Brigade, Mako, Davao de Oro. Ibinahagi rin sa mga FRs ang free-range chicken farm sa Barangay Manat na Bunturan, Davao de Oro. Nagpasalamat si alias Marmar dahil sa magandang mga karanasan habang sumailalim sa de-radicalization. Aniya para siyang nabunutan ng tinik sa paa na dala ng NPA. Samantala, ipinahayag din ni alias Bergo ang kanyang pasasalamat sa gobyerno sa pagdidesisyon ng isang programa na magbibigay linaw laban sa doktrina ng mga NPA. Ang de-radicalization at healing and reconciliation ay bahagi ng proseso ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program na idinisenyo upang ihanda ang mga former rebels o friends rescued para sa kanilang pagbabalik pamumuhay sa lipunan. Tony Samano para sa Agila News Network. Arestado ang tatlong individual sa magkaibang operasyon ng PNP at AFP sa Task Force Davao Checkpoint. Isa rito si Carlo Dave Madeha, 22 taong gulang matapos makitaan ng humigit kumulang 8 gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng 960 piso. Nahuli din sina Jomar Salvador, 35 taong gulang at Melvin Batanes, 42 taong gulang sa Sirawan Checkpoint, Davao City. Ang dalawa ay may bitbit na 0.05 na gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 800 piso. Ang mga suspect ay nasa kustodiya na ng PNP. Arestado ang 4 na miyembro ng Communist Terrorist Group sa ikinisang operasyon ng 7 Overs Infantry Kagitingan Brigade, 66 Infantry Battalion, Intelligence Units at Philippine National Police sa sityo Binuksayan, Barangay Napnapan, Pantukan, Davao de Oro, 14 ng Agosto. Sa kanilang pagkahuli, nasamsam ang mga armas na kanilang ginagamit sa kanilang operasyon. Isang M16A1 rifle, isang AK-47 rifle, M653 Bushmaster rifle, AR-15 rifle na may kalakip na M203 grenade launcher. Ang CTG ay kilala sa pangingikil at pananambang sa taong 2019 at 2021 lamang. Nakakolekta ang grupo ng milyon-milyong halaga mula sa 125 beses na pangingikil na bumiktima sa mga pribadong negosyante at individual. 89th Infantry Battalion sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Donald P. Gafford ay nagsagawa ng road turnover kasama ang Engineer Construction Battalion at mga kawani ng Municipal Local Government Unit. Binuksan nila ang bagong 400 metro na kalsada sa Purok 7, Barangay San Jose, Santo Tomas, Davao del Norte. Ang nasabing proyekto ay makakatulong sa mas mabilis na transportasyon ng mga residente at ikauunlad ng ekonomiya sa lugar dahil sa mas madaling paglipat ng mga produkto ng mga negosyante. Insurhensiya undangan, kalinaw ug kalambuan atong kabuton. Ito ang naging tema ng Peace Building Seminar o PBS na ginanap sa Barangay Minungan, Quezon, Bukidnon noong 16 hanggang 18 ng Agosto taong kasalukuyan. Ito ay pinangunahan ng 3rd Infantry Battalion sa ilalim ng 10th Armored Brigade kasama ang lokal na pamahalaan ng Quezon, Bukidnon. Ang nasabing programa ay naglalayong bigyan ng tamang impormasyon ang mga residente patungkol sa mga proyekto ng pamahalaan. Kasama din sa mga itinuturo sa PBS ang mga gawain at responsibilidad ng mga namumuno sa barangay, pagtutulungan ng mamamayan upang supuin ang pag-recruit ng mga teroristang grupo at karagdagang panghanap buhay ng programa ng pamahalaan. Tinatayang nasa 118 mga individual ang sumailalim sa 3 araw na peace building seminar na binubuo ng mga dating NPA, unit militia at mga miyembro ng sangay ng Partido Komunista sa lokalidad. Napag-alaman ng 3rd IB na noong 2014,
pumasok ang Guerrilla Front 6 sa Barangay Minungan at nakapag-organisa ng underground mass organization, pero unti-unti namang nabubuwag ng 3rd IB ang mga ideolohiyang naisaksak ng mga kalaban sa mga inosinteng sibilyan. Naitaguyo din ang road clearing kasama ang 53rd Engineering Brigade ng Philippine Army mula Purok 2 hanggang Purok 7 ng Barangay Minungan. Ito'y ilan lamang sa mga proyektong magpapatibay ng ugnaya ng pamahalaan at mamamayan, at pasimula din ito ng mga iba pang infrastruktura sa lugar na makatutulong naman sa pangkabuhayan. J.M. Marcelino para sa Agila News Network. Dating leader ng dismantled Guerrilla Front 51, sumuko sa militar. Si Agila Trooper Louie Angchay sa dagdag na detalye. Isang alias Sam ang sumuko sa 3rd Infantry Battalion sa ilalim ng 10th Infantry Agila Division noong 18 ng Agosto, alas 4 ng hapon sa punong tanggapan ng 3rd IB sa Quezon Bukidnon. Si alias Sam ay dating kalihim ng Dismantled Guerrilla Front 51 sa ilalim ng Southern Mindanao Regional Committee o SMRC. Bitbit niya sa kanyang pagsuko ang M16A1 rifle kay Lieutenant Colonel Jovenal Mark L. Tayamen, Commanding Officer ng 3rd IB. Sa panayam, ipinahayag ni Sam na ang dahilan ng kanyang pagsuko ay dahil sa hindi pagkakaintindihan sa loob ng kilusan tungkol sa paghawak ng pananalapi. Naobserbahan din niya ang katiwalian na nagpasidhi sa kanyang isip na ang kanilang armadong pakikibaka ay hindi mananalo sa suporta ng masa. Samantala, pinarangalan ni Major General Ernesto C. Torres Jr., Commander ng 10 ID, ang 10 Author Brigade at 3rd IB. Anya, ang pagsuko ni Sam ay maaring maging hudyat ng paghina ng kanilang grupo. Louie Angchay para sa Agila News Network. 16 ng Agosto, taong kasalukuyan, 68 bahay ang iginawad sa mga pamilya ng mga bakwit na indigenous peoples na bumalik sa kanilang mga komunidad mula sa UCCP Haran. Isinagawa ang seremonyal na pamimigay ng pabahay para sa mga IP na nawalan ng tirahan dahil sa panggugulo ng teroristang grupo sa sityo Tibukag, Barangay Daguhoy, Talaingod, Davao del Norte. Sa parehong araw, isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng AFP at Pamahalaang Panalawigan ng Davao del Norte ang nilagdaan para magbigay ng iba pang kinakailangang tulong at suporta para sa mga mamamayan ng Talaingod. Ang mga opisyal ng pamahalaan ng Davao del Norte at 10th Infantry Agila Division nagsama at nilagdaan ang MOA hinggil sa pagbubukas ng kalsada at pagpapalawak ng mga proyekto sa Santo Tomas at Kapalong, Davao del Norte. Tutulungan ito ang IP na magamit ang kanilang mga agri-potensyal na lupain. Ang lahat ng mga produktong pang-agrikultura ay maaring maihatid ng walang pagkakaantala sa mga darating na buwan kapag nakompleto ang mga proyekto. Malaking tulong din ang hatid ng Tactical Operations Group o TOG-11 sa pagpapauwi ng mga IPs sa kanilang lugar mula sa UCCP Harana. Ang 10th Infantry Agila Division ay patuloy na tumutulong sa ating mga kapatid na IP sa koordinasyon ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan. Louie Angchay para sa Agila News Network. Mga nagmimina sa Davao de Oro, binalaan laban sa pagsuporta sa teroristang grupong NPA. Dagdag detalye hatid ni Agila Trooper Mark Lim. Binalaan ang mga maliliit na mga minero sa Mabini Pantukan Complex laban sa pagsuporta sa armed wing ng Communist Terrorist Group, ang New People's Army, sa isang dialogo na isinagawa sa Pantukan, Davao de Oro noong Miyerkules, 18 ng Agosto, taong kasalukuyan. Hinimok din ni Alias Lando, isang dating kasapi ng teroristang grupo, na ang mga minero na tumigil at huwag nang magpadala sa mga pangingikil ng teroristang grupong NPA. Matatandaan si Lando ay nadakip ng 46th Infantry Battalion sa Davao de Oro noong 28 ng Hunyo taong 2016, ngunit agad pinakawalan
habang nasa peace talks. Naging kasapi siya ng panel ng negosasyon ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP at pumunta sa The Netherlands kasama ang iba pang mga consultants ng NDFP. Mark Lim para sa Agila News Network. At yan ang mga kaganapang nasagap ng mga Agila Troopers sa buong linggo. Manatiling nakatutok sa aktibidad ng 10th ID sa aming social media pages sa Facebook, Instagram, Twitter at YouTube na nakaflash sa inyong screens. Agila News Network, mga balitang mula sa Pilipino para sa Pilipino. Magandang araw at maraming salamat!